Welcome back sa ating Simpleng Lutong Bahay. For today's video guys, magmi-minatamis ako ng saging na sa baso. May nakita ako sa palengke namin kanina ng malalaking sa baso. Naisip ko, ito yung lulutuin natin sa araw na to. So, ito yun. Sobrang laki, diba? 6 pieces, 40 pesos guys. So, yan ang ating niluto. Pero bago yan, magsipapakulo ako ng tubig ngayon para sa ating sago. So yan guys, bumili ako ng sago kasi kami pag nagmiminatamis na saging ay naglalagay kami ng sago. Diba? Para hindi naman plain saging ng yung ating munguyain. Diba? Mas maganda yung meron tayong makunat-kunat na mangunguya. So ayan, bumili ako ng dalawang pack sa palengke. So 10 piso lang ang isa nito guys. So ang total ng ating lutuin ngayong araw is 110 pesos. So, isang kilo kasi asukal na binili ko, pero mukhang hindi natin yun mauubos. So, all in all, baka hindi pa umabot ng 100 talaga yung gagastusin natin. So, ayan, may natira kasi ako isang ganito pa. So, halos kalahati pa ang natira. So, ayan, start na po tayo na ating pagluluto ng sago. Papakulo ako ng tubig. So, yan lang, kasi maliit lang naman yung ating konti lang naman yung ating lulutuin. So, ito sa maliit na kaldero lang. Lagay ako ng kalahating kaldero ng tubig para sa ating sago. So, ngayon, pakukuluan lang natin yan or hihintayin lang natin kumulo yung tubig bago natin ilalagay itong sago. Kasi ang experience ko dito guys, pag nilagay agad natin at nababad agad yung sago natin nang hindi pa kumukulo, siya guys, yung parang natutunaw siya. So, yan. Antayin lang natin kumulo to guys. Then, lutuin natin itong sago natin. So guys, ayan, kumukulo na yung ating tubig. Lagyan na natin yung ating sago. Dahan-dahan lang kasi mainit. Again guys, huwag nyo ilalagay yung sago habang hindi pa siya kumukulo. Kasi nga, ang tendency guys, nadudurog talaga yung sago. Kasi natutunaw na yung parang harina niya. Murang-mura lang itong sago natin guys. Dalawang pack is 20 pesos lang. So yan, haluin lang natin. At antayin lang natin siyang mag-clear guys. Yung ano niya, itsura. So yan guys, tuto na to. Ayan guys, nag-clear na siya. Nakita nyo ba? Ayan. Clear na yung ating sago. So, pwede na natin itong hanguin guys. And lalagyan lang natin siya ng kaunting tubig sa kanyang pagsasalinan para hindi siya magdikit-dikit pag natuyo siya. So, yan. Salin ko lang po guys ha. So, after natin maluto yung ating sago, nagsalang naman ako ngayon ng isa pang kaldero para sa ating pagluluto na ng minatamis na saging. So, guys, naglagay lang ako ng mga 6 cups ng tubig. Ayan, para dun sa dami ng ating saging. So, yung sabaw naman guys is wala naman yung sukat. Kung gusto nyo maraming sabaw or kakaunti yung sabaw at malapot siya, pwede naman ninyong kontian lang yung sabaw. Ayun, mamaya titingnan natin kung sakto na ba yung ating 6 cups na tubig para dun sa ating 6 na malalaking saba. So, ayan, pakuluan ko muna siya guys and pagkakulo niya, ilalagay na natin yung asukal. So guys, ito is 2 cups of sugar. Ito, 2 cups pa lang yan yung aking nilagay para yun yung pakukuluan natin mamaya. So ayan, depende rin guys, yung tamis is depende rin sa inyo. So guys, ayan, malapit ng kumulo or pakulo na yung ating tubig. Lagyan na natin yung ating asukal. Ito, 2 cups guys. Magdagdag na lang tayo mamaya kung kulang. Pero tingin ko madami na to. Kasi lalapot yan guys eh. Ayan yung magpapalapot sa ating minatamis na saging, yung asukal. So guys, wala namang problema kung halimbawa mapatamis yung inyong asukal. Kasi ito guys, is pwede nyo kainin ng mainit or pwede rin nyo kainin ng malamig. Actually, may sago naman siya. So, masarap din siyang kainin kahit na medyo mainit. So, ito guys, titikman ko siya mamaya pagkakulo, pag medyo lumapot na. So, pag tingin ko na hindi pa siya ganun katamis, magdadagdag tayo ng asukal. At habang pinapakulo natin tong ating paglalagyan mamaya ng saging is, hihiwain ko naman yung saging na ngayon para ready na siya mamaya pagkakulo nitong ating tubig na may asukal.
So guys, kaya hinihiwa natin siya kasi malaki yung mga nabili kong saba. So kailangan hiwain natin siya. Ganyan lang guys yung hiwa. Para madali siyang maluto. Pero kung maliliit na saba naman yung nabili nyo, pwede na yung isang buo na gagawin yung minatamis. So ayan, ayan yung anim na saba na binili natin. So ituloy na natin yung ating pagluluto guys. So guys, kumulo na yung ating tubig na may asukal. And then titikman ko siya guys para malaman na natin kung sakto na ba yung tamis niya or kailangan natin siyang dagdagan. So ayan. So guys, tingin ko kulang. Minready na ako kasi dito kasi tingin ko palang kanina is kukulangin kasi malabnaw yung ating sabaw. So ito, magdadagdag pa ako ng 1 cup. Yan. Kasi guys, kailangan nating damihan yung asukal kasi minatamis nga, di ba? Kaya dapat matamis siya. Tsaka yan nga yung nagpapalapot dito sa ating ginagawang minatamis na saging. So okay lang nga guys, inuulit ko. Kung makulitan kayo sa akin, kasi baka makalimutan nyo. Okay lang maging matamis to guys, or sumobra yung tamis niya kasi pwede natin siyang dagdagan ng yelo, diba? Haluin ko lang siya guys, and then titikman ko siya ulit para, ayun, mapakulo na natin yung asukal hanggat maaga para lumapot na rin siya. So, 3 cups na guys yung asukal natin, so titikman ko ulit kung sakto na siya sa panlasa or kulang pa. Siguro mga 1 cup pa. So, mga 4 cups guys, yung ilalagay natin. Sure na ako dun guys. 4 cups para dito sa ating 6 cups na tubig. Maglalagay pa ako ng 1 cup na asukal. So, ayan. Siguro guys, ang 4 cups na asukal sa tingin ko, mga 3/4 kilo siya ng muscovado na asukal. So ayan, kung bibili kayo, mas okay na 1 kilo guys para kung kulangin, eh meron pa kayong pandagdag, di ba? So mga 3/4 kilo ng asukal to, yung ating 4 cups na asukal. So guys, okay na yung asukal natin. Sakto na siya para sa akin. So, gagawin natin, pakukuluan lang natin to guys. And maya-maya, lalagyan na natin yung ating saging. So, after mga 15 minutes guys, na napinakuluan na natin tong ating tubig na may asukal, ilagay na natin yung saging. Para maluto na rin siya. Ayan. Dahan lang, baka tumalsik. Pagpipili kayo ng saging guys na gagawin yung minatamis, mas okay yung hinog na kasi masarap yun, matamis talaga siya. Kumbaga bukod sa asukal, talagang may sariling tamis yung saging kasi pag hilaw or hindi pa masyado hinog, malalasahan niyo talaga guys na hindi siya matamis yung saging. So ito, tsaka mas madali siyang maluto guys pag yung hinog na. So, gagawin natin dito guys, palalaputin lang natin siya. So pakuluan lang natin ulit. So guys, sa nakikita ko guys, ayan diba, nakita niya rin ba na dumilaw na yung ating saging after mga 15 minutes kasi nga hinog yung nabili natin. So madali lang talaga siyang maluto pag hinog. Ayan o, diba kanina puti siya, ngayon nagiging dilaw na siya. So medyo lumapot-lapot na rin yung ating sabaw, pero pakukuluan pa natin yan ng mga siguro 10 minutes or 15 minutes pa, so, para talagang maluto at maabsorb ng saging natin yung asukal na nilagay natin. So ang bango na niya guys, ang sarap niya ng gupin. So ayan, pakuluan pa natin konti. Medyo nabawasan yung sabaw na guys, so, kasi nga lumalapot siya. Pakuluan ko pa konti. Dapat mawala na yung mga puti na ganyan. Talagang totally dapat ano na siya, lutong-luto na. So ito na guys, ang ating saging.
nakikita ko na luto na siya. Ayan. At medyo lumakot na rin siya, guys. So, after nyan, guys, sure naman na ako naluto na yung saging na yan. Sa itsura pa lang. Ilalagay na natin yung ating nilutong sago kanina. So, guys, ito kasi is luto na, diba? So, hindi na natin siya kailangan pakuluan pa. Iahalo na lang natin siya dyan. And then, that's it. And then, meron na tayong minatamis na saging. Nagay siyang ating minatamis na saging. So, guys, ginawa ko, binawasan ko siya ng kaunting sabaw, ha? Kasi pag kumukulo siya, umaapaw siya. So, ayan, last day na dito yung aking kalan. So, ayan, binawasan ko. Tsaka, ayan, para medyo lumapot pa siya ng konti. Ganyan lang yung gusto kong sabaw, guys. Pero kung kayo nga, gusto nyo maraming sabaw, okay lang yan. Huwag nyo nang tanggalin. So, ayan. Ready na yung ating minatamis na saging, guys. Zoom ko lang. Palalamigin ko lang siya, ha? Maya-maya. And then, titikman ko lang siya. Ayan, diba? Meron na tayong dessert. Pwede natin itong ilagay sa isang lalagyan. And every time gusto nating mag-dessert, pwedeng-pwede ito, guys. Pagkain Pinoy, dessert. Di ba? So, that's it lang, guys. Ito ay para dun sa mga hindi pa alam, ha? Simpleng-simple lang luto na to, guys. Siguro halos lahat ng Pilipino is alam lutuin to. So, itong video na to is para dun sa mga baguhan pa lang sa pagluluto. So, kung gusto nyo magluto ng minatamis na saging, ito na. Simpleng-simple lang. Diba? So, ilalagay ko na lang, guys, yung aking mga ginamit na ingredients dito sa ating minatamis na saging sa aking description box. Ayan. Pasensya na, lagi tayo nabubulol. Ano na natin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? So, yan, guys. So, ito lang po para sa ating video ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo yung ating ginawang minatamis na saging. Simpleng-simple lang, guys, pero sure na masarap yan. So, yan. Try nyo rin, guys, ha? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe po kayo and click niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong connected every time may bago po akong upload. So, God bless us all, guys, and see you on my next video. Bye-bye!